Magandang araw po. Ito po si Kaleo, Leo Rivera Manongas, para po sa ating Goodbye Basura Movement. Welcome po sa ating LERRIXX Livelihood Program. So ito pong LERRIXX ay isang acronym na ang ibig sabihin po ay Livelihood Enhancement and Reservation of Resources for Individual Needs. So yung atin pong kabuhayan or livelihood ay i-improve po natin, i-enhance, no? At para po i-reserve po natin yung ating mga resources para po sa pangangailangan ng mga miyembro po natin. So yung needs po natin ay ginawa po nating double X kasi po napakarami po ng needs at iba-iba po ang needs ng bawat tao. So ang LERRIXX po, ang purpose lang po natin ay buhayin muli yung atin pong tradisyon, ang bayanihan system po natin na medyo nakakalimutan na po ng iba. Kaya ngayon binubuhay po natin sapagkat naniniwala po tayo na kung tayo po ay sama-sama ay marami po tayong magagawa, no? Mas marami tayong magagawa kung tayo sama-sama. Ang mabigat ay gagaan at ang mahirap ay magiging madali. At ito pong ating programa po ay meron po tayong system. Ito po tinatawag nating LRM 1 system. LRM is Livelihood Reform Movement. So one system kasi po iba-ibang company, iba-ibang negosyo ay may iba-iba pong sistema na sinusunod, may iba-ibang pamamaraan. Even tayo mga tao ay may iba-iba po tayong pamamaraan ng hanap buhay at iba't ibang hanap buhay. Pero dito po sa LRM 1 system ay inisa lang po natin para isa lang po yung ating gagawin. No? Sundin lamang po natin yung ating Goodbye Basura Movement. Yun lang po at marami na po tayong magagawa. Okay? At ang purpose po natin, bakit po natin ginagawa ito, ay ito pong ating Goodbye Basura Movement na mapunduhan po natin. No? Maipropagate po natin yung Goodbye Basura Movement at makalikom po tayo ng sapat na pondo para po maipagpatuloy po natin ito at mapa-expand pa po natin. So ito pong Goodbye Basura Movement is a civic organization for environmental concern. Ito po may sinusunod po tayo na batas po, no, sa Goodbye Basura Movement. Hindi lang po yung Republic Act 9003 or the Solid Waste Management Act of 2000. Hindi lang po yun. Meron pa po mga batas like city ordinance or municipal ordinance or mga barangay ordinance patungkol po sa environment at patungkol po sa pagtatapo ng basura. At higit po sa lahat na sinusunod po natin, ayon pong mismong batas ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia sa Numbers chapter 35 verses 33 to 34. Ito po yung sinasabi, you shall not pollute the land in which you live. So makikita po ninyo dito, no, na hindi po dapat natin ipollute. At dito po sa isa pa po sinasabi is you shall not defile the land in which you live. So, defile, kung tatagalogin po natin yan, ay dudumihan. So, wag po nating dudumihan. Wag po nating ipupollute yung atin pong mga kalupaan. Now, ang problema po ay kung magtatapon po tayo ng basura kahit saan at kahit anong klaseng basura, ay napupollute po natin at nadudumihan po natin ang ating mga kalupaan. At hindi lang po lupa, pati po tubig. No? Kasi po yung ating mga basura, umaabot na nga po sa ating mga karagatan at nakakain na po ng ating mga lamang dagat ng ating mga isda, no? So pati tubig at pati po hangin, no? Napupulyot natin, nadudumihan po natin. At sabi ng Panginoon ay huwag, no? Hindi po natin dapat ipulyot at hindi po natin dapat dumihan. So ano ang sabi ng Panginoon? Ang the atonement, no? Yung may tinatawag po diyan na atonement, kapayaran, ay yun po ating mismong dugo. Okay? So ibig sabihin, sisingilin po ng Panginoong Diyos ang ating dugo, no? Kapag tayo ay patuloy na nagpulyot or nagdumi ng ating kapaligiran. Ito po ang problema po, actually, kung bakit po meron tayong pandemya sa ngayon. Ito po talaga ang dahilan. Ito po yung pinaka-root cause, no? Ang ating pamahalaan at ang ibang mga tao, no? Halos lahat ng tao ay gumagawa ng paraan para po mapuksa itong virus na to at matigil itong pandemya. Pero hindi po nila nakikita kung ano po talaga ang dahilan. Bakit meron tayong pandemya? Bakit meron tayong virus? No? Bakit meron tayong COVID-19 sa ngayon? Sapagkat gusto na po ng Panginoong Diyos na singilin po
ang ating dugo. Pag sinabing singilin ang ating dugo, sinisingil po ng Panginoon ang ating buhay. Sapagkat ang dugo po ay buhay. Okay po? Dati po ay binigyan po tayo ng dengue, no? Binigyan po tayo ng dengue virus. Ang dengue po talagang masasabi natin sa dugo. Sapagkat nauubos po yung ating red blood platelet, no? So pag naubos po yan, mamamatay po ang tao. Ang problema po, meron po akong kapitbahay eh, na dengue po yung anak. Habang sinusugod po yung isinusugod po nila yung anak nila doon sa ospital, may dala-dala po silang plastic na puno po ng basura at itinapon lang po nila doon sa kalsada, no? Doon sa mga ginagawang temporary dump sites. So biruin nyo, nagka-dengue na po, pero patuloy pa rin po yung ginagawa nilang pagdumi sa kapaligiran, which is nabaviolate nila ang utos po ng ating Panginoong Diyos. So hindi pa po tayo nadala sa dengue virus kasi wala naman pong pandemya nung nagka-dengue. Meron lang pong tinatawag na dengue outbreak pero wala pong pandemya. So anong ginawa po ng Panginoon ngayon? Pinadalhan na po tayo ng COVID-19 na kahit po ano pong gawin natin dito, hindi po ito mapupuksa. No, nag-mutate lang po ito nang nag-mutate at patuloy pong nakapipinsala po sa buhay at kabuhayan po ng mga tao. Kaya ito po, dalawa lang po mangyayari sa mga tao pagka patuloy po nating ginagawa yung pollute, no, at pagdumi ng ating kapaligiran. Either mamatay po tayo sa virus, magkakasakit po tayo, o kaya po ay mamatay po tayo sa gutom sapagkat patuloy na lumulubog po yung ekonomiya, patuloy na nagsasara yung mga kumpanya at nawawala ng hanap buhay yung mga tao, so wala na po tayong pangtustos para sa ating pagkain. So pag wala na tayong makakain, hihina po yung ating immune system, ang ating katawan, so mamamatay din po tayo sa sakit. So yan lang po. So kaya po, ginagawa po natin to na dapat po talaga i-goodbye po natin ang ating mga basura. At aside po sa Goodbye Basura Movement, meron po tayong 4Ps. No, ito naman po yung sa ating charity program na kailangan din po natin punduhan para po kung may magkakasakit po na mga miyembro po natin, mga advocate po ng Goodbye Basura Movement, ay meron po tayong may tutulong po sa kanila. So, ito po kasi sabi nga po, ang kasabihan, cleanliness is next to godliness. Kaya po dapat talaga i-practice po natin yung tinatawag na home-based decentralized landfill. So wala na po dapat yung mga centralized landfill or yung mga tinatawag na dump sites. Dapat wala na po yun. Ang dapat yung tinatawag natin ay home-based decentralized landfill or HDL. Sa bahay lang po natin, no? Sa bahay po natin, matitreat na po natin yung ating mga basura. Ang gagawin lamang po natin yung mga biodegradable or yung mga nabubulok po natin ng mga basura, huwag po natin itatapon. Sa bahay po natin mismo, sa kusina po natin mismo, i-convert na po natin into natural fertilizer. Napakadali lang po niyan. Meron po kaming YouTube channel at nandun po yung paraan. Napakadali, kahit 7 years old na bata po, kayang-kayang gawin na i-convert yung pong biodegradable o yung mga nabubulok na basura into natural fertilizer. At yung pong mga non-biodegradable garbage, tulad po ng plastic, lata, bote at iba pa, yung mga hindi po nabubulok, ay i-convert lang po natin into recyclable materials. Napakadali na din pong gawin. Ang importante lamang po, kung plastic po yan, dapat plastic na hindi po mabaho, plastic po na hindi marumi. Dapat malinis. Okay? At kung lata po yan, dapat lata na hindi mabaho, lata na hindi po marumi. So, ibig sabihin, tatanggalin lang po natin yung dumi at yung nakasama po doon sa mga non-biodegradable, yung hindi nabubulok, mga nakasama nga na mga nabubulok, tanggalin lang po natin para po ma-convert siya into recyclable materials. So doon po mismo sa ating bahay, sa ating mga kusina, ay kayang-kaya po natin gawin yan. Even a 7-year-old child, no, kayang-kaya pong gawin. Kaya kayang-kaya pong gawin ng lahat at ito po ay wala pong halos gastos. Okay po? At ito naman po ating mga fertilizer na magagawa natin sa ating mga bahay, ay ipapagamit po natin doon po sa ating mga farmers. Papagamit po natin bilang fertilizer para po makatulong tayo sa pag-produce ng organic harvest, organic fruits, organic vegetables. At ang mangyayari po niyan, magiging lower po yung cost nila ng pag-produce ng organic harvest, organic vegetables, organic fruits, sapagkat murang-mura na po yung
kanilang nagagamit na fertilizer. At meron po tayong mga kumpanya na willing po tumulong sa atin, at meron po silang product na nakakapag-enhance, no? Probiotics, no? With enzyme na nai-enhance po nila yung effect ng ating fertilizer, yung ating ginagawa na fertilizer. Kaya malaki pong tulong ito pong company na to na magiging partner po natin sa Goodbye Basura Movement. At yun po naman mga recyclable materials na nagawa po natin sa ating mga bahay, ay ito naman po ay i-fabricate natin. Gagawin po natin mga basurahan para ilagay po natin sa mga komunidad. At yung iba naman ay gagawin nating eco-bricks para po kung sakasakaling may mga miyembro po tayo na nabiktima po ng sunog, ay hindi po plywood yung ibibigay po natin, kundi eco-bricks na po para mas matibay po yung gagawin po nilang bahay. At yung po ating mga farm harvest, gulay, prutas at iba pa, mga kahayupan po, mga domestic animals, ay like baboy, manok. At yung ating mga recyclable materials, no, imamarket po natin yan through online. Madali lang po yan sapagkat meron naman pong Facebook, no, mag-a-advertise lang po tayo sa Facebook. Napakadali na po yan na i-promote ang ating mga product. Meron po tayo YouTube, Twitter, no, Messenger. Napakarami pong mga online platform na magagamit po natin para yung mga produkto po natin ay mabenta po natin online. At meron po tayong Cloud Panda. Ito po yung IT company, no, na sila naman po yung ating partner IT company na mag-o-automate ng ating pagbebenta online. At sa ating pong income, combined income mula sa ating iba't ibang mga negosyo, ay magbubukod po tayo ng 10% para po dun sa tithe. No? Utos po ng Panginoon Diyos yan, hindi po natin pwedeng baliwalain yan. No? 10% po yan, at nakalagak po yan sa isang secured na account, at hindi po talaga nagagalaw yan. At yung 3% po ay para sa love offering. Ito naman po yung ipambibili natin ng kopya ng Biblia at ng religious magazines, para po libre na ipamigay po natin sa mga tao. Sapagkat ang mga tao po, basa ng mga libro, nag-aaral ng mga batas ng tao, ng bansa, pero po nakakalimutan na po yung batas ng Panginoong Diyos. So kaya gawin po natin, mamigay po tayo ng Biblia at ng religious magazine bilang guide para sa pagbabasa ng Biblia. At ito po ang another 10% ay ilalagay po natin sa ating charity program, para po doon sa ating 4Ps. At magkakaroon din po tayo ng 10% para po sa ating savings, no? Itong savings po natin is for future investment po natin, no, para sa ating mga programa. So a total of 33%. So ang balance po na 67%, hahatiin po natin 'yan. Ang 50% po, o yung kalahati, ay ilalagay po natin sa investment fund. At yung kalahati po ay para po sa expenses natin. Ang malaking expenses po natin ay ang Goodbye Basura Movement po, sapagkat bibilhin po natin yung mga basura ng ating mga kababayan para hindi na po nila itapon yung mga nagawa po nila ng mga fertilizer at recyclable materials, bibilhin po natin yon. So doon po yung malaking volume po ng ating expenses. And of course, meron po tayong iniisip na clean and green contest na sisimulan po sa barangay hanggang sa maging citywide, hanggang sa magiging province-wide, hanggang sa national level na po yan. So pag-iipunan po natin yung papremyo po para dyan. And of course, sa ating Facebook advertisements, no, isa po yan sa pinagkakagastusan po natin. At yung ating pambayad ng wifi, sapagkat online na po lahat yung ating transaction ngayon. And of course, yung ating mga cellphone load. So dyan po, napupunta po yung ating mga expenses. Now, sa investment fund naman po, ito po yung gagamitin natin para sa ating livelihood program. So mamimigay po tayo ng Kabuhayan package to those active, deserving, and qualified advocates of Goodbye Basura Movement. So ang Kabuhayan package po natin, ito po, no? Iba-ibang mga pangangailangan ng mga tao, mga essential needs, no, ng mga tao, mga prime commodities. O kasama na po diyan yung ating mga produkto sa Yupa Care Marketing, no?
Kasama na po yung ating delivery service, ang TokTok at ang iba't ibang mga product and services na talagang gamit na gamit po ng ating mga kababayan. So ito po yung mga Kabuhayan program packages natin. So magsisimula po tayo sa student package A, 1,500 po yan. So ibig sabihin, pag nakaipon na po ng 1,500 ang programa, ay ibibigay na po natin yan doon sa deserving na advocate ng Goodbye Basura Movement. At hanggang sa lumaki ng lumaki po yan, mapunta na po siya sa student package B, yun na po yung 18K, no? 18,000. So hanggang doon sa professional packages from silver to platinum. So ganyan po kalaki yung Kabuhayan package na ibibigay po natin sa mga kababayan natin na active po at deserving, na ginagawa po nila ay ginudbay po talaga nila yung kanilang mga basura at hindi na po tinatapon kahit saan. So ano po ang qualification ng isang tao para po mag-qualify po doon sa ating Kabuhayan package, para mabigyan po siya ng Kabuhayan package? So number one po, must religiously practice the home-based decentralized landfill. So ibig sabihin po, pag religiously, may nakatingin po sa atin or sa wala, may nanghuhuli po sa wala, dapat hindi po talaga natin tinatapon yung basura natin at pinapractice po natin yung HDL. So ibig sabihin, yung mga nabubulok ay kinoconvert na po natin into fertilizer, at yung mga hindi nabubulok ay kinoconvert na po natin into recyclable materials. Number two, actively posting and sharing our businesses, programs, and advocacy sa ating mga relatives, mga friends natin, mga kaibigan natin. So dapat po tayo mismo ang number one client ng ating mga produkto. Kasi po, kung isishare po natin yan sa iba, tapos tayo hindi naman po natin ginagamit, baka tanungin po tayo, ano bang lasa niyan? No? Halimbawa, meron tayong supplement. Ano bang lasa niyang supplement na yan? Baka hindi natin masagot. Baka sabihin natin matamis or matabang, tapos hindi naman pala, maasim naman pala, no? Baka tanungin tayo, ilang beses ka ba dapat uminom yan? Hindi mo rin po masagot. So dapat po talaga yung ating negosyo, tayo po ang number one na kliyente. So tayo po mismo ang unang gumamit, pagkatapos i-share po natin sa iba. So madali naman po mag-share sapagkat meron nga tayong mga online platforms like Facebook po. And then number three po, i-propagate lang po natin ang paggamit ng TokTok app. Ito pong TokTok app ay napakalaki po ng pakinabang nito sa atin. Kung gusto po natin ng bumili ng kahit ano, kahit saan, gusto po natin magpabili kahit ano, kahit saan, no? At kung gusto po natin magpa-deliver ng kahit ano at kahit saan, ay pwede po. Gamit lang po yung ating TokTok app. At kung gusto po natin magnegosyo ng kahit ano, basta't legit lang po, ay magagamit po natin yung ating TokTok app. So yan po yung tatlong kwalifikasyon para po mag-qualify po ang bawat isa doon po sa tinatawag nating Kabuhayan package ng programa. Now, once manapigyan na po kayo ng Kabuhayan package, meron naman po kayong ibabalik sa program. Okay? Halimbawa po, meron po kayong natanggap na 18K, no, 18,000 na Kabuhayan package. Pag kumikita na po kayo, 25% po noon mula po noon sa kita ninyo ay i-slash po ng programa yan para ibalik po ninyo yung 18K na naibigay po sa inyo na Kabuhayan package. Para naman po excuse me po. Para naman po maipagamit po natin sa iba yon. So makakatulong naman po kayo sa iba. Okay po, para mas marami po tayo mabigyan ng Kabuhayan package. At ito po ang tinatawag nating royalty fee na 5%, ito naman po yung lifetime na obligation po natin sa programa, sapagkat marami pa po nakadikit na program itong ating livelihood program na doon po ay kikita po kayo, no? As long as ginugoodbye lang po ninyo inyong basura, ay patuloy po ang pagtanggap po ninyo ng income at patuloy po ang pagtaas ng inyong mga Kabuhayan package. So bakit po natin ginagawa ito? Ayaw po kasi natin ng dole out system, no? O yung ayaw po natin maging mendikan kung yung ating mga kababayan, kasi meron pong sinasabi sa Chinese proverb, give a man a fish and you feed him for a day, but teach him how to fish and you feed him for lifetime, no? So mas maganda po kung tuturuan natin yung mga tao na maghanap buhay, no? Tutulungan natin paano siya maghanap buhay, bigyan natin ng tamang sistema,
tamang guidance at tamang hanap buhay. At sa ganon ay matuto po siya kung paano yung maghanap buhay ng legit, no? Naaayon sa batas. At habang tinuturoan po naman natin siya na sumunod sa mga batas ng ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na po ang paglilinis at ang pag-iingat ko ng kapaligiran. Okay po? So, importante lang po dito ay magsama-sama po tayo, matutunan po natin yung system. May mga training po tayo, iba't ibang mga training po tayo para i-guide po tayo everyday doon po sa ating mga ginagawa para po huwag po tayong maligaw. So, attend lang po kayo ng ating mga webinar at yung ating mga training. Online lang po yan, via Zoom. So, para mas marami pa po tayo matutunan at madali po nating magawa yung ating pong programa, ang pag-goodbye sa basura at ang pagnenegosyo po sa pamamagitan po ng ating mga kabuhayan program or kabuhayan package sa ating livelihood program. So welcome po to the great life, no? Magsama-sama po tayo. Importante lang po dito ay sundin po natin yung batas at yung inuutos po ng ating Panginoong Diyos unang-una. Huwag po natin dudumihan yung ating paligid. Huwag po natin itatapon yung ating mga basura. At kasi po, ito po yan eh. Dapat unahin po talaga natin ang pagsunod dun sa mga batas ng Panginoong Diyos. At yung pong mga bagay-bagay na kailangan po natin sa araw-araw, idadagdag lang po sa atin yan. No, idadagdag lang po sa atin yan. Huwag po natin babaligtarin. Ang nangyayari po kasi sa iba, inuuna po na, muna ng iba yung paghahanap buhay, yung kung ano-ano pong iniisip para lang magkapera, no? Pero kinakalimutan naman yung mga salita ng Panginoong Diyos. Ibaligtad, no? Ang sabi po kasi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? So huwag po nating baligtarin. Okay po? So maraming salamat po. And sana po ay sama-sama po tayo pagdating na araw sa pag-goodbye po ng ating mga basura. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po muli si Kaleo Leo Rivera Manongas para po sa Goodbye Basura Movement.